Ito na po yung 2 months update natin sa ating alagang flower horn, mga kahasang, no? Pure pellets lang ang pinapakain ko niyan, at saka wala pa akong ginagamit na enhancer. Good morning once again, mga kasang, mga kaisda, mga kapaliting, mga kasileya. For today's videos, guys, mag-update tayo sa ating dalawang fry ng flower horn na nabili noong April 18, 2021. So, ito na siya ngayon, guys, oh, dito sa bandang kanan. Ito yung male na Zenso strain natin na flower horn, no? Lubos po ang aking kasiyahan, mga kapalikpik, no, mga kahasang. Kasi nga, kita nyo naman na sobrang laki na ni male Zenso natin. So, sa loob ng 2 buwan lang to, guys. At tiyagaan lang talaga sa pag-aalaga nito, guys. Kasi nga, weekly tayong nagpapalit ng kanyang tubig. Sensitibo kasi itong flower horn na Zenso, guys. So, sa mga napapanood kong mga vlogs na itong si Zenso pala ay kailangan ang regular na change water every week, katulad ng Kampha na pwedeng 2 weeks or 3 weeks depende sa tubig. Kaya sinipagan ko talaga, guys, na mag change water every week para hindi magkasakit ang ating flower horn. At dito naman sa bandang kaliwa, guys, no? So, ito na siya ngayon, ang ating female Zenso. Napakalaki talaga ang diferensya, guys, no? Sa purma ng ulo or cock ng ating male at saka female. So, dito, kita nyo naman na hindi masyadong malaki ang cock ng ating female Zenso. Pati sa body form niya, guys, no? Medyo mahaba tong body form ng ating female kaysa male. Malaki talaga ang kaibahan, guys, kasi nga si male sobrang laki ang kanyang ulo or ang kanyang cock. Kasi nga itong si Zenso strain na flower horn ay normal na talaga sa kanila na malaki talaga ang kanilang ulo. Ako ay hindi na gumagamit ng mga enhancer o pampalaki ng kanilang cock. Dagdagas to lang sa atin, guys, no? So normal naman kasi sa Zenso strain na sadyang lalaki talaga ang kanilang cock. Hindi na ako gumamit pa ng ibang pellets na pinapakain ito, guys. Si Okeyko Platinum lang talaga ang ginamit ko. Sa ibang mga keepers nito ay pinapakain nila ng live foods. Ito ay super warm, pero hindi ko nagustuhan yung minsan ako'y nagpapakain sa kanila, guys. Kasi nga, simula nang nabili ko ito ay pellets lang talaga ang pinapakain ko. Ito ay si Okeyko. At nagtanong ako sa may-ari ng pet shop at hindi pala nila ito pinapakain ng live or super warm. So hanggang dito lang muna tayo, guys, no, mga kaasang, mga kapalikpik. More updates pa na darating, kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating channel, click nyo lang ang subscribe at hit the notification bell para ma-update ko pa kayo sa susunod ko pang mga videos. Bye bye.